Ang galing niyo talaga, Nay. Na-convince yung mga polis, kayo pa nagmukhang kawawa. Kaya nga tayo magnanay, di ba? Dahil parehas ay magaling umarte. Kinabog natin si Meryl Streep. Nay, wala na tayong paproblemahin ngayon. Dahil naibaon ko na ang manika sa lupa at hindi na yan mahahanap ni Angela. Eh di kung ganun, tuloy na ang kasalan. Ay, tuloy na tuloy! Anak, pwede ba akong magdala ng plus one? Bakit? Sinong isasama niyo? Ano yun? May patay ba? Ni Renato. Ano pinagsasabi mong namatay na relasyon? Ha? Hindi nagagana ang paninira mo sa amin dalawa ni Renato. Oh, talaga? Pumunta ka lang ba dito para mangasar? May lakad pa kami. Halika na nga, Renato. Eh, nagpunta lang naman ako dito para imbitahan sana si Renato maging katuwang ko sa paghatid sa altar kay Lucille dahil ikakasal na ang anak namin. Pero siya lang, hindi ka kasama. Hoy! Maghanap ka ng ibang katawang mo! Hindi for rent ang asawa ko! Ang damot mo naman, eh anak din ni Renato si Lucille. Hindi na kinikilala ni Renato na anak si Lucille. Anong akala mo? Damit na for rent ang asawa ko? Eh kung hindi na kasya sa'yo, eh di sa akin na lang, I'm sure na ko sawang-sawa na yung si Renato sa'yo, Minda. Baka nakakalimutan mo. Ang dami mong atraso sa akin, Sedes. Hindi pa ako nakakaganti sa'yo. Diba? Mahilig sa walis tingting ang mga mangkukulam na kagaya nyo. Eto ang sa'yo. Hi! Ha? Minda, ano ba? Ha? Rito, ha? 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 Ano ba? Tayo, tama na. Tama na. Ang samaan mo talaga! Ano ba? Bakit ba gumagawa ng skandalo rito? Ako gumagawa ng skandalo? Ayaw ang asawa may ligumawa ng eksena! Ang kapal ng mukha mo na sumugo dito sa amin! Eh Renato, iniibita lang naman kita para ihatid si Lucille sa altar. Anak mo rin naman siya! Sedes, anak mo lang. Wala akong anak na gusto saktan ng mga mahal ko sa buhay. Kaya pwede ba umalis ka na? Hoy Renato! Baka nakakalimutan mo! Isang taon dapat ka magpapakalipin sa akin, hindi pa tayo tapos? Bakit gusto balikan ko yung asawa mo? May kasalanan kami sa'yo. Mas marami kang kasalanan sa amin. Gusto mo ba magbilangan tayo ng asunto rito? Eto naman, nagbibiro lang naman ako eh. Eh, nandito lang naman ako para sa kasalsanan ni Lucille. Oh, ayan oh. Oh. Sige na nga, bahala na nga kayo dyan. Manong, sigurado ba kayong wala kayong nakitang kakaiba dito kagabi? Babaeng naglilibing ng manika, may kasamang lalaki. Wala po, ma'am. Rumuronda ako araw at gabi, pero wala akong nakita. Sige po. Salamat po. Angela, may mga lugar pa na hindi tayo napupuntahan manapit kina Lucille. Pwede din check doon. Tara.
Ano, ready ka na ba sa kasal mo bukas? Nagawa mo ba lahat ng pinapasikaso ko? Huwag ka maglala, pare. It's all been taken care of. Good. Dahil hindi ito pwede pumalpak. Pare, tanong ko lang sa'yo. Sigurado ka na ba talaga sa gagawin mo? Panginoon, kailangan ko na pong makuha ang manika. Hindi ko po pwedeng hayaang magpakasal si Gerald kay Lucille. Hindi ko rin po pwedeng hayaang mapunta ang taong mahal ko sa iba. Father, forgive me, Father, for I have sinned. Ano ang ikukumpisal mo, anak? Father, mahal na mahal ko po si Angela, pero ikakasal po ako sa ibang babae. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko, Father. Gulong-gulo na ako. Pero alam ko na kailangan ko ito gawin para kay Angela. At hindi ko alam kung maiintindihan niya ito, pero ito lang ang tanging paraan para makalaya na si Angela. Father, mahal na mahal ko po siya. Yun na ang gusto kong malaman niya. Kahit nasa malayo na ako. Mahal na mahal din kita, Gerald. Pero kung magpapakasal ka sa taong hindi mo naman mahal, kahit ano pa ang dahilan, alam nating hindi ito mauuwi sa maayos na pagsasama. Hindi maitatama ng isang mali ang isa pang pagkakamali, anak. Pero Father, ito lang nakikita kong paraan para maibalik sa normal ang buhay ng babaeng mahal ko. Gabayan ka ng Panginoon, anak. Ipagdasal natin na sana ay maliwanagan pa ang puso at isipan mo bago pa mahuli ang lahat. At kung anumang pagsubok na pinagdaraanan mo, sana ay makita mo ang tamang solusyon. At gabayan ka nawa sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Salamat, Father. Salamat. Pakiramdam ko, parang pinako na rin ako sa krus. Angela, pinuntahan natin lahat ng cemetery dito sa Manila. Wala pa tayong nakikitang manika. Paano kung sa ibang lugar pala dinala ni Lucille yung manika? Yung nga din iniisip ko eh.
Baka dinala niya yung sa probinsya. Hanapin natin hanggang kaya pa, Benedict. Pero Angela, hindi na tayo abot sa kasal. Kaya nga habang may oras pa, gawin na natin. Angela, I'm sorry. Paano kung hindi pala niya sa sementeryo dinala yung manika? Paano kung piglalaruan ka lang niya? Sorry, Angela. Pero naghahanap tayo sa maling lugar. Ang gagawin natin? Angela, magsimula ulit tayo bukas ng umaga. Pagplanuan natin mga susunod natin gagawin. Hindi nga pwede, Benedict. Kailangan na natin makuha yung manika ngayon. Ikakasal na si Gerald kay Lucille. At kailangan ko yung pigilan. Pero Angela, wala tayong napapala sa ginagawa natin. Nagsasaya lang tayo ng oras. Hindi naman kita pinipilit na samahan ako eh. Malaki yung pasasalamat ko dahil sa lahat ng tulong mo sa akin. Pero kailangan ko rin gawin to para sa taong mahal ko. Jenna, Jenna, saan ka pupunta? Manong, pwede po bang magtanong? Pwede. May kilala po ba kayong ganito? Demonio! Demonio! Demonio!